Okay mga lods, welcome back to my YouTube channel. Okay. Share lang po natin sa inyo yung mga napisa dito sa kung ilang araw ba mapisa yung gansa. Ayan, ito experience natin. Tignan na natin kung ilang araw, alamin natin yan kung ilang araw ba. Okay, ayun natin, nagpasok po tayo dito ng itlog ng gansa dito sa ilalim. Ito, 19, March 19. Binilang natin yan, 27 hanggang dito, 19, hanggang dito March 19 natin isinalang, inalis natin ng April 16. Ito na nanaklagay naman isang gansa, ayan, out. Inalis natin dito sa incubator, nilagay natin dito sa dito sa loob ng incubator. Ano siya, bali 29 days, 29 days di siya dito sa loob ng incubator. Ayan, may mga timer, merong automatic na swim. Yan, dito siya nakalagay yung itlog ng gansa. Pagdating doon sa 29 days noon, nilipat na natin dito sa hatcher. Ayan, ito na, mula 16, 17, 18 kagabi 19. So ngayon lang, kapipisa lang ngayon lang, tignan natin. Ayan siya, buksan natin kasi check upin natin yung tubig. Wala na siyang tubig, tignan natin. Ito yung ano, ayan, may tubig kasi ito sa loob ng 3 days na tuyo ng tubig. Ayan, so eksakto lang yung kina natin na tubig. Ayan, ayan po yung isang gansa. Ito yung kanyang itlog ng gansa. Kunin natin. At mga lods, ayan na. Ayan na, bagong pisa lang oh. Ito yung 29 days sa loob ng incubator. Tapos dito 3 days. Ibig sabihin 31 to 32 days. 32 days, hanggang 32 days siya mapipisa itong itlog ng gansa sa loob ng incubator. Ayun yung incubator, ito yung hatcher. Ayan o, napisa na po siya. Ayun, ayan na siya o. Itong kulay itim, hindi yung pato. Yung pato na yung mga lods, iyan po yung sobra sa nilimliman. Nagkasisiw na yung mga kasama niya, siya wala pa. Natira siyang itlog sa pugad, kaya kinuha natin, isinalang natin dito. Okay. Ayan, napaka lakas niya. Yan po yung made in incubator. Ito yung kauna-una natin salang sa incubator. So maganda. Tignan natin itong mga iba na nga pisana. Alisin na natin itong mga nabasyo na itlog. At meron pa tayong tapla dito mga lodi. Ito yung pato, 4 days siya dito sa incubator. Mula nung kinuha ko doon sa pugad, 4 days kasi iniwan na yan ng nanay. Kasi nga ngayon mga sisiw na sila, iniwan yan. Tsaka ito, ito natin to kung napisa na. Napisa na to eh. Ito. Alis ka muna dyan, iho. Alis ka muna, iho. Tignan natin to, isa napisa. Ito. Ito, pang 5 days natin ngayon to, na, kung mapapansin nyo, ayun o, lumabas na rin siya o,
ayun na, gumagalaw nito kanya. Oh, di ba nakita nyo? Pang 5 days dito sa hatchet to. Ito yung tira sa pugad na hindi napinisa nung nanay kasi nga may sisyon siya. Oh, napakalaking tulong itong hatcher. Ito, pipisain pa rin to. Hintayin lang natin. Kasi meron pa itong laman. Labas na natin itong mga to. Ayan, ang hirap kuhanin ng mga itlog na basyo. Yon. Okay, ito na. Wala natin laman. Okay. Okay, ayan ha. 32 days mula sa pagpasok sa incubator. Ayan. So, maganda, malakas. Oh. May kasama pa siyang pato. Tingnan natin sa ilalim na nakasalang yun. Ito yung mga natira pa na hindi napisa. Ito po yung mga ibang hindi. Ito po, iniwanan naman to ng pato kaya ipinasok na natin dito sa chairs. Ayan. Ito, itlog po ng ano to, gansa. May laman din to. Kaya hintayin natin mapisa dito sa loob ng hatcher. Ayan o. May laman to mga Lodi. Tsaka itong pa. Ito nga pala itlog ng pabo. May laman din to. Hintayin din natin ito mapisa. Pag na mapisa itong pabo to, malalaman nyo. Ito rin. Nilimliman din to. Hindi rin to napisa kasi nga may sisiyo na siya. Hintayin natin kung may laman pa. O mapipisa. Sigurado mapipisa kasi may laman to eh. Okay. Napakalaking tulong po ng may hatchers mga Lodi. Kasi yung mga itlog na hindi pinipisa ng mga inahin na manok o pato, pipisain po nito. Yan. Meron kasi itong temperature controller. Temperature, yan. Kahit yung isa meron din. Yan. Pops, dyan muna siya sa loob ng 3 days bago ilabas para talaga malakas na malakas siya. Dito, magsasalang pa tayo. Yan, ayan lang yung update natin dito sa incubator. Okay. Ayan. Ayan mga Lodi, at maghanap po ito ulit tayo ng mga itlog para isalang natin ulit sa incubator o hatcher. Oops, wala rito. Yung mga iniwanan ng mga naglilimlim na pato sa ilalim. Baka meron pa. Wala. Sa ilalim sa kabila. Zero. Tignan natin dito sa kabila. So, ayan po yung mga alaga natin, yung mga pato, mga Lodi. Ayan po yung mga pisa ng incubator. Yan, sa hatcher. Kung ilan yan, 34, yung mahigit kalahati po yan, hatcher sa incubator. Napakarami na nila, mga Lods. Tingin tayo rito, mga itlog, kung meron pa. Oops. Ohoy. Ayos. Meron tayong isasalang sa hatcher mga Lodi. Kung ilang piraso to. Naglilimlim to, iniwan na naman. Sayang to. Isalang natin to sa hatcher. Ilan to? 2, 4, 6, 6. Salang na po natin to sa hatcher. Sisilipin natin to mamaya. Okay. At iano ko sa inyo pagsilip. Silipin natin to kung may mga sisiw o wala. Bago natin isalang sa hatcher pa sigurado. Let's go. Ay mga Lods, tignan natin itong silipin natin. Patayin naman natin yung ilaw kung paano natin sisilipin itong itlog. Ayan. Kung napapapasin nyo mga Lods, malinaw siya. Ibig sabihin po yan, wala itong laman. Walang sisiw yan. Walang similya. Eto. Tignan natin. Oops, wala rin. Wala rin, mga Lods. Wala rin. Malinaw. Wala rin to. Tignan natin. Isa pa. Sana may makakuha tayo. Nako. Wala rin. Dahil pag malinaw, mga Lodi, wala o.
Ibig sabihin yan, walang sisiw. Ito. Ah, ito, meron. Oh, buhay. Buhay, kung napapansin nyo, meron siyang ugat po. Ito, meron to. May posibilidad to. Ayun, no, nagdilim siya, meron yan. Clear to. Itong isa pa. Ayan, meron dito mga lods. Oh, swerte. Tsambahan. Meron to. Itong isa, silipin natin. Ayan, wala to mga lodi. Ay, meron din. Ayan o. Oh. Ayan, may pag-asa to kasi nagdilim siya. Okay. Ayan na, nagdilim siya o. Oh. Ibig sabihin niya, may posibilidad baka maliit ang sisiw nito. Pero, may posibilidad to. Hindi tulad ng malinaw na ganito o. Oh. Pag ganito kasi mga lodi, wala o. Oh. Pag madilim ang anya, itlog yan. Okay, kitang-kita natin, di ba? Wala. Ganyan lang po, tinuruan tayo ni Kudyo sa sumilip ng itlog. Mamboso ng itlog. Ayan. Ito, wala to. Okay. Tatlong nakita natin, isipapasok na natin dito ngayon. Kung yung tatlong to. Sa, ito yung mga sisiw eh. Sa, dalawa, tatlo, yan, ayan o, diba na kanina, ayan o, mga lodi, ayan, sakto-sakto, siyempre na natin to, pakita na natin itong, ayan o, yung napipisa na itlog, kuhaan na natin yan, papakita nyo, ayan o, napipisa na po siya mga lods. Excuse me. Ayan. Ayan o. Malapit na siya napisa. Excuse me. Ayan na mga lods, malapit na. Dito. Sakto-sakto na lalabas na po yung sisiw niya mga lodi. Ayan siya. Ayan siya mga lods. Oh. Sakto natin. Ayan po. Dito siya. Ayan pwede. Balik natin. Lapit natin dito. Ayan o. Para makita natin yung kanyang paglabas. Okay. Ayan na. Dahan-dahan. Isara na po natin. Ayan. Isara na natin ang pintuan. Ayan. Lalabas na yung mga lodi. Abangan na natin yan. Ayan yung salamin. Malabo. Magalaw na. Okay mga lods, bukas na lang. Sige, ipapakita natin yan. Pag napisa yan, next vlog, pakita natin kung ano itsura nyan. Okay, ganyan na muna. Okay, ayan, lumalabas na siya. Siyempre mga lodi, tulad na dati, kung bago ka lang sa channel ko, huwag mo kalimutan mag-like, share, and subscribe. At pakipindot na yung nag-iisang notification bell dyan para updated ka sa mga video na tulad nito. At siyempre, shoutout ka pala sa lahat ng kaibigan natin dyan, mga viewer natin. Thank you, thank you. Ayan. Ayan po kung ilang araw ba dapat mapisa ang itlog ng pato. Ayan po ay ayon sa aking experience mga lodi. Yung pato na yan, nilimliman yan 5 days dito sa loob ng hatcher bago napisa. O yan, nakita nyo naman, papisa na. Pwede pang mapisa yan. Basta nalimliman ng nanay, ipasok natin sa hatcher. Kung meron tayong mga incubator na hatcher, yan.
pipisain niya. Ayan o, ebidensya. Ayan o. Okay, so guys, ganun lang. See you next time. Thank you.